May grado ba ang mata mo pero ayaw mo magsalamin or magpa-opera? Hi mga idol, ako si Doc Doms and welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng inyong mga sakit. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para matulungan kayong mas maintindihan ang mga na-diagnose ng sakit sa inyong mga mata. Ang pagpapa-check-up sa inyong doktor sa mata ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ang tinatawag na ortho-K lenses. Tara, let's discuss! Ang ortho-K or ortho-keratology lenses ay isang non-surgical, meaning hindi kailangan operahan pero pwedeng makatulong para sa mga ibang pasyente na may grado sa mata. Ito ay gumagamit ng specially designed na mga contact lens na sakto ang sukat sa inyong mga mata. Tinutulungan kasi nitong ma-reshape or maiba ang hugis ng cornea ng panandalian para makakita ng mas malinaw ang isang pasyente sa loob ng 24 oras. Ang cornea kasi ay ang pinakaharap na parte ng ating mga eyeballs na isa sa mga nagko-control ng grado ng ating mga mata depende sa hugis nito. Meron akong mga videos na nagawa about sa mga iba't ibang klaseng grado sa mata na pwede niyong panoorin. Ang ortho-K lenses ay parang braces sa mata na may parehong prinsipyo sa braces sa ipin. Pero hindi ito tulad ng ordinaryong contact lenses na hindi mo dapat makatulugan. Dahil ito ay sadyang sinusuot habang ikaw ay natutulog para mabago nito ang shape ng cornea ng panandalian. Nang sa ganon ay luminaw ang paningin ng mga pasyente paggising nila sa umaga nang hindi kailangan magsuot ng salamin or contact lenses. Hindi man permanente ang epekto nito ay pwede pa rin itong makatulong kung susundin mo ang instruction sa pagsuot nito. Ito ay madalas gamitin sa mga may grado sa mata na myopia or nearsighted. May video na rin ako about myopia kung gusto nyong mas maintindihan ang sakit na ito. Sino-sino ba ang mga pwedeng mag-benefit na pasyente sa ortho-K lenses? Pwede itong gamitin sa mga bata na hindi pa stable ang kanilang mga paningin dahil nagde-develop pa ito. Di tulad ng operasyon or refractive surgery na kailangan ay at least 18 years old ka muna at dapat stable na or hindi gumalaw ang grado ng inyong mga mata sa loob ng isang taon. May video na rin ako about refractive surgery or LASIK, panoorin nyo na lang. Advantage din ito para sa mga mahihilig ng contact sports at mga outdoor activities dahil hindi na nila kailangan magsuot ng salamin or contact lens kapag ginagawa nila ito. Ganun din sa mga trabahong kinakailangan ng malilinaw na paningin at bawal magsalamin or contact lens habang shift nila. Although marami itong pwedeng matulungan, pero hindi lahat ay pwedeng mag-undergo ng ganitong treatment. Dahil maraming iba't ibang factors ang kailangan i-consider bago masabi na pwede kang magsuot ng ortho-K lenses. At kailangan mo maipasa ang screening para ma-qualify ka dito. Ang doktor mo sa mata ay magsasagawa ng mga tests at susukatin ang iyong cornea para makapag-design ng saktong contact lens sa iyong mga mata. Dahil iba-iba naman tayo ng hugis at sukat ng cornea. Ang ortho-K lenses ay ginagawang flat ang sentrong parte ng cornea na masyadong kurbado or steep sa mga pasyenteng may myopia or nearsighted. Dahil flexible naman ang ating mga cornea, ang ortho-K lenses ay sinusuot sa gabi habang ikaw ay natutulog. At paggising mo ay tatanggalin na ito at pananatilihin na itong flat ang cornea sa buong araw. Kaya para sa tuloy-tuloy na epekto ay kailangan mo itong suotin gabi-gabi dahil kung hindi ay unti-unting babalik sa dati ang hugis ng cornea. Pero pwedeng umabot ng 2 linggo bago mo maramdaman ang epekto ng ortho-K lenses sa iyong mga paningin. Although yung iba ay araw lamang ang kailangan nilang hintayin. May series din ng pagfit ng contact lens at pwedeng umabot ng 3 pairs ng contact lenses bago mo makuha ang final, tama at fit na contact lens para sa iyong mata. At gagamitin mo na ito as maintenance para ma-atim ang maximum na effect at linaw ng paningin.
at ito ay approved ng Food and Drug Administration. Eh di ba Doc, yung mga ordinary contact lens ay bawal makatulugan? Eh bakit yung Ortho-K lenses pwede naman? Ang ordinary na contact lenses kasi kaya hindi pwedeng makatulugan ay nagkakos ng hindi magandang pagpasok ng oxygen sa ating mga mata. At ito ay delikado. Pero dahil nga special ang Ortho-K lenses, ay ginawa itong matibay at pwedeng mag-flow ng maayos ang oxygen papunta sa ating mga mata kahit natutulog pa. Pero kahit gaano kaganda ito pakinggan, ay syempre meron ding itong mga disadvantages. Medyo sa simula ay nakakairita or hindi komportable ang pagsuot nito at mararamdaman mo ito hanggang sa ikaw ay makatulog. Pero habang tumatagal ay mas nagiging komportable ka na sa pagsuot nito. Tulad ng ordinaryong contact lenses, ay prone din sa infection ang mga Ortho-K lenses. Pwede magkaroon ng infection ang cornea, lalo na sa mga bata dahil mas poor ang hygiene ng mga ito kumpara sa adults. Siyempre, mas delikado pa rin ito sa pagsuot ng salamin dahil hindi naman dumidikit ang salamin sa inyong mga cornea at hindi ito magkakos ng infection. Isa pang disadvantage nito ay temporary lamang ang effect nito at kailangan gabi-gabi mo itong suotin dahil kung hindi ay unti-unting babalik ang shape ng cornea at paglabo ng iyong paningin. At mas mahal ito kumpara sa ordinaryong salamin at contact lenses. Ang Ortho-K lenses, temporary man ang effect, ay mabisang option din para makapagpalinaw ng paningin sa mga may grado sa mata. Kaya siguraduhin na bago kayo magsuot nito ay kailangan nakita kayo ng mga spesyalista sa Ortho-K lenses para sigurado ang fit nito sa inyong mga mata, na mo-monitor ang paggamit nyo nito at mabigay ang tamang instruction sa paglagay at paggamit nito para makaiwas sa infection. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang orthokeratology lenses. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions skin topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.